أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ngayong araw po ang ating pag-aral sa level 1 sa Aralin 3 o pangatlong aralin. At kaya po na nakikita nyo, nakuha po natin yung alif, tapos yung ba, tapos yung ta, tapos yung tha. Ang kukunin natin inshallah ngayon ay yung limang letrang ito mula jim, ha, kha, dal, dhal. So inshallah, unti-untiin natin na makuha itong mga natitirang mga letra. So inshallah po itong apat na ito siguro ay karamihan po sa inyo nakapagsagawa na po ng assignment inshallah. Sa ngayon wala po tayong group kasi marami po akong ginagawa so hindi ko at saka yung bilang napakarami kaya medyo nahirapan ako. Pero inshallah gagawin natin mga one week or this week o second week inshallah. Bago tayo mag-exam, sa pinakaunang exam natin dito ay meron na po tayong group. At yung group na yon ay ilalagay lamang doon yung kasagutan natin sa ating exam, sa ating unang exam. So wala pong magko-comment doon para hindi matabunan yung mga kasagutan sa bawat dito sa ating exam inshallah. So dito tayo ngayon sa letra na jim. Letra na jim. So ito, ang tawag dito ay jim. Jim. Yun ang tawag dito sa jim. Lagi natin sinasabi, lagyan natin ng vowels. Ang fatha, kasra, at saka damma. Pag ang jim, jim, ay nilagyan mo ng vowels na fatha, magiging ja. 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 Tapos kapag kasra, ji. Kapag damma, ju. So, ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Okay, malinaw yun. Isulat natin paano isulat itong jim. So, itong jim ay iganon mo lang itong quote dito sa taas niya. Dito ka magsimula. Yan. Tapos, didiretso mo lang. Yan. Ganon. Yan. Ganon. Yan. Maano to, to. Okay. So, lagyan mo ng tuldog sa gitna. Gitna, gitna. Tapos lagyan mo ulit ng ja, ji, ju. Okay. Ja, ji, ju. Paano isulat? Ulitin natin, palakihin natin. Itong pinakauna. Yung iba, sinusulat na ganito. Pwede rin yan. Pwede rin yan. Pero ang pinaka, ano niya, pinaka tama niya, ay anuhin mo ng konti itong dito niya. Yan. Kanunin mo ng konti. Yan. Okay. Napakadali lang yung gym, inshallah. Kapag nakuha nyo na yung pagsulat nito, kapag medyo marunong na kayo, saka nyo na pagandahin yung pagsulat nyo. Pero basic muna, at least alam nyo kung paano isulat yung gym. Yan. Jim. So, ang jim at saka ha at saka kha ay magkakapare sila ng bahay. Jim, ha, kha, magkakapare sila ng bahay. Ang kakaiba lang nila ay yung tuldok. Ito, ang tuldok niya ay sa gitna. At ito ay tinatawag na letrang jim na kapag nilagyan mo ng vowels ay ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Okay, katulad ng ba, ta, tha, magkakapare sila ng bahay. Nagkakaiba lang sila ng mga tuldok. Kapag sa baba, ba. Kapag dalawa, sa taas, ta. Kapag tatlo naman ay tha. Tha. So ngayon, ang ano natin dito ngayon ay yung jim. Na ang jim ay may tuldok sa gitna. Okay? So kapag nilagyan mo ng vowels, maging ja, ji, ju. Marino po yan, ano? So, kunin natin yung letrang ha. Letrang ha. Okay? Malinaw na po yun. Ulitin natin yung ganitong ano. Ha? Yan. Ha. Na tinatawag sa Arabic na ha. Ha.
na tawag sa Arabic na ha. Okay? So ulitin natin ulit ang pagsulat para matuto tayo. Gaganin mo lang. Yan. 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 Walang tuldok ang ha. Walang tuldok ang ha. Pag may tuldok, ito ay jim. Jim. Kapag walang tuldok ay ha. Ha. Malinis po siya na ha. 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 Hindi po ha. Iba yung ha. Ito ay ha. Ha. Okay. So, eh, pag nilagyan natin ito ng bawis na fatha, magiging ha, tapos kasra, hi, tapos dhamma ay ho. So, basahin natin. Ha, hi, ho. Ha, hi, ho. Yan ay letrang ha. Yan ay letrang ha. Isulat natin muli para dahan-dahan kayo matuto sa paano isulat. Yan. 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 So, ha, hi, ho. Ha, hi, ho. Okay? Pag may tuldok, ay ja, ji, ju. Pag walang tuldok, ay ha, hi, ho. Ha, hi, ho. Okay. Ngayon, siguro, malinaw naman yan. Lipat tayo sa ha. Lipat tayo sa ha. Ito yung ha. Ang tuldok niya ay sa taas. Ang jim, tuldok niya sa gitna. Ang ha, walang tuldok. Ang ha ay sa taas. Ang tamang pagbikas sa ha ay dapat nandito. Dito yan. Ha, 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 ha. Okay? So dito, palitan lang natin, dagdagan natin ito para maging ha. Oh, isusulat natin sa Arabic na ganito, English na ganito. Okay? So ha, ha. Ha? At dito, lagyan natin ng tuldok. So, magiging ha. Ito ay letrang ha. Ang pagbasa, ha. So, dito, jim, ha, ha. Ha. Okay. Ganun din, gawin natin yung vowels niya. Ayan. Lagyan natin ng tuldok sa taas. Lagyan natin ng vowels. Ha, hi, hu. Ano ito? Ha, hi, ho. Ulitin natin. Ha, hi, ho. Okay. Paano isulat ulit? Ganun lang siya. Ganun lang. Okay. Lagyan sa taas. Tuldok. Lagyan ng vowels. Ha, hi, ho. Ha, ha, hi, ho. Meron tayong jim, ha, ha. Kapag nilagyan mo ng vowels ang jim, ja, ji, ju. Kapag nilagyan mo ng vowels ang ha, ha, hi, ho. Pag nilagyan mo ng vowels ang ha, ay ha, hi, ho. Yan po ang yung tamang pagbabasa sa tatlong letter na ito, itong jim, ha, ha. Okay? So malinaw po yan. Dahil pare-parehas lang po ang bahay nila, so hindi tayo mahihirapan. Ang kakaiba lang nila, isa lang yung ano niya, bahay niya, ang kakaiba lang nila ay yung tinatawag na tuldok. Okay, magkaiba sila ng tuldok. Kaya doon natin i-familiarize ang tinatawag na tuldok niya. Okay. Yan. 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 Ito ay jim, ito ay wala, ito ay ha, ito ay ha. Okay? So, pag binasa natin na letra lang ay jim, ha, ha. Jim, ha, ha. Pag nilagyan natin naman ng vowels, ay magiging ha, ha, ha. Ito, ja, ja. Ito ay ja, ha, ha. So, marinaw po yan, yung tatlong letra na yan. Ngayon ay papasok tayo sa tinatawag na dal, dal. Dal, dal. Inshallah. Okay. Napakadali po, no? So, ngayon, nakuha natin yung alif. Ba, ta, sa, jim, ha, ha. Okay. So, yan po ay nilagyan natin ng vowels. Pag nilagyan natin ito ng vowels, a, i, o. Ito, ba, bi, bo. Ito naman, ta, ti, to. Ito naman, sa, si, su. Ito naman, ja, ji, ju. Ito naman, ha, hi, ho. Ito naman, ha, hi, ho. Okay.
So madali na po yan. Alhamdulillah, may natapos tayo. Ito naman tayo sa tinatawag na dad. Tinatawag na dad. Magkaparehas din sila ng bahay. Ang kaiba lang nila, may tuldok yung dal. Dal. Unahin natin yung dal. Okay? Paano isulat? Ganyan lang. Ayan. 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 Okay. Di ba madali? Ang ibig sabihin nito, itong tinatawag na ano, isulat muna natin, nakalimutan natin yung English niya para sa letra niya. Okay. Isulat natin yung dal. Tapos dito, ang pagbikas ay dal. Dal. Ayan. Ayan. Dal. Dal. Okay? Kasi medyo ano siya. Dal. Dal. So, dal. Hindi siya dal. 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 So, ang pagbasa niyan ay dal. Dal. Yan ang pagbasa sa letra kapag single ang letrang dal. Okay? Para hindi mahirapan, diretso natin yan. Yan. Okay. Ngayon, isulat natin ang paano isulat. Ganyan lang. Yan. Ganyan lang. Yan. Diba? Lagyan natin ng vowels. Lagyan natin ng kasra. Lagyan natin ng dhamma. Okay. Meron tayong da, di, du. Pag lagyan mo ng vowels, magiging da, di, du. Mashallah. So, napakadali po, no? Ulitin natin muli yung pagsulat. Ganyan lang. Ganyan lang. Ganyan lang. Okay? So, parang madali lang siya, mashallah. Lagyan natin ang vowels ulit. Da, di, du. So, nilagyan mo, kapag single lang siya, ay magiging dal. Pag single lang siya, magiging dal. Pag nilagyan mo ng vowels, da, di, du. Lagyan mo ng vowels ulit. Da, di, du. Okay. So, mashallah, napakadali po ito, no? Ngayon, paano isulat? Kasi pares lang sila ng bahay. Paano isulat? Ganyan lang siya. Gagawa ka lang ng ganun. Okay? Ha? Yung tinatawag na dal. Ganyan ang tamang pagsulat sa dal. Dito tayo sa dal. Dal. Okay. Malinaw po yan. Ngayon, lagyan natin ng tuldok. Isulat natin muli para ano kayo. Okay. Paano isulat yung dal muli? Ganun din. Tapos, English niya sa pagsulat ay dal. Paano? Paano? Ito, may tuldok ito ha. May tuldok. Yung the. Para, yung dila mo nasa taas ng pagitan ng dalawang mga ngipi natin. The. Dal. 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 Okay? So, dal. Magkaiba po sila nito. Ito ay normal po. Dal. Normal po yung una. Walang tuldok ay dal. Normal po siya na dal. Dal. Pero pag may tuldok ay kailangan yung dulo ng dila ay dito sa pagitan ng dalawang ngipin, dalawang mga ngipin natin. Kaya, dal, 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 dal. Okay, malinaw po yan. Paano po isulat muli? Ganun din. Ang pagsulat ay ganyan, ganyan, ganyan. Lagyan natin ng tuldok kasi kailangan niya kasi dal ang pag-usapan natin. Huwag pahabain yan ng konti. Ha? Okay, lagyan ng vowels. Okay. Huwag niyo kalimutan ng vowels. So, dito, the, the, zu. The, the, zu. The, the, zu. Okay. So, mashallah. Siguro nagbabasa na kayo dyan sa bahay niyo. Ulitin natin. Yan. Yan. Lagyan ng tuldok. Lagyan ng vowels. Okay. Mashallah. So, napakadali po ito. Ano, inshallah, magiging madali po yan. Basta i-practice nyo lang dyan sa bahay. Magsulat talaga kayo ng papel para i-practice at i-practice at i-practice nyo. So, ngayon, ito po yung ano natin, yung dal. Dal, kasi may tuldok siya. Ang pagkaiba lang nila ng dal, normal na dal, ay walang tuldok yung normal na dal. Kapag may tuldok, ay dal. So, basahin natin na may vowels. The, the, zu. The, the, zu. Okay? So, napakadali po yan. Inshallah. Ngayon, sulat natin ano yung letra na ito ulit, yung dal. Paano isulat? Ito, yan. Yan. Okay? May tuldok. Ganyan, dal. So, ito yung tinatawag na pagsulat. Okay, pagsulat.
Ang kaiba lang nila ay tuldok. Ito naman yung walang tuldok. Okay. So ito yung dal, ito naman yung dal. Dal. Okay, lagyan natin ang vowels. Ito muna, da, di, du. Da, di, du. Dito naman, da, di, du. Dito naman sa may tuldok ay da, di, du. Okay, so mashallah, basahin natin yung sa taas. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, dhal. Mashallah, marami na tayong natapos ano. So inshallah, medyo marami tayong nakuha ngayong araw, kaya marami kayong assignment. Ang assignment po ay gagawin po yan, ipacheck nyo sa mga kakilala nyo muna, dahil napakarami pong napakarami kong ginagawa, kaya wala akong oras na ngayon. Pero inshallah, gagawa po tayo ng group para po sa exam. Pero tulungan niyo po ang sarili niyo. Hindi po kayo matututo kung dito lang aasahan niyo na hindi po kayo tinatawag na hindi kayo mag-aaral sa inyong bahay, hindi kayo magsusulat. So dito, natuto kayo magbasa, natuto kayo magsulat. Kung hindi kayo magsusulat, hindi po kayo matututo at hindi kayo mag-aaral sa bahay. Okay? So kung gusto niyo matuto, tulungan natin ang sarili natin. Tayo nagtutulungan lamang. So dito, malinaw po yung assignment natin muli. Ganun ang nasabi natin, na ilagay natin yung, halimbawa, itong gym. Tapos, ilagay natin dito yung gym. Tapos, maglagay tayo ng, yan, ja, ji, ju, hanggang mapuno yung isang papel natin, yung isang page ng papel natin. Ganun din yung ha. Isulat natin yung ha, tapos lagyan natin ng ha, hi, ho. Ganun din yung kha. Ilagay natin dito yung kha. Ilagay natin ng tuldok. Ilagay natin dito ng kha. Tapos kha, khe, kho. Ganun din yung dal. Ganun din yung dal. Okay. So sana po mag-aral tayo sa bahay. Inshallah, abangan po natin ang susunod na pag-aral natin sa linggo. Inshallah. Wa sallallahu alayhi wa baraka wa sallam.